Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam na walang iba kundi si Alimuddin Onofre Ilyas, na kung saan ay bumabati po sa inyo mula sa Makkah al-Mukarrama ng magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi. Saan man kayong lugar na papabilang ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sa video ito, mga kapatid, ay tayo ay magtutugunan naman ng isa sa mga katanungan ng ating kapatid na ipinadala sa Messenger. Pero bago po ang lahat, nais nating sigawan, no? Manigaw muna tayo sa ating mga bagong subscriber. Sinisigawan natin si Federico Pablo 884. Sabi niya, ako walang shoutout, Sheikh, ha 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 ha. Ayan po. So, shoutout po sa iyo, Federico Pablo 884 po. Maraming salamat po sa iyong pag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At naway pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, si please do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell button. Okay, para lagi, para masaya, the more, the merrier, kumbaga. So tayo po ay magsasagot sa katanungan. So sinabi, basahin natin ang kanyang katanungan. Assalamualaikum ya Ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinsya na po sa abala, okay lang. Itatanong ko lang po sana, okay? May nakikita akong mga brother na kapag araw ng Jumaa ay nagsasagawa sila ng 4 na rakaan na sala, which is silent, yun po yung voluntary prayer. Ang pagkakaalam ko lang po ay 2 raka'a, which is tahiyat al-masjid. Ang tanong ko po, ano po yung tawag doon sa 4 na raka'a na ginagawa ng iilan sa mga brother? Sana po masagot, biid nila. Syukran po, ya Sheikh. Maraming salamat sa iyong katanungan, kapatid. Naway pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil napakagandang katanungan. Dahil syempre, every single Friday ay nakikita natin yung mga iba talaga na ganito yung ginagawa. Hindi lang 4 na raka'a, kundi more. Kumbaga ng mga raka'ats bago ang salato al-Jum'a. So sa video na ito, ay bubuksan natin ang kaalaman o information patungkol sa mga pagdarasal ng voluntarily o supererogatory prayers before and after the Jum'a. So, isalin natin yung after ng Jum'a, mga kapatid. Ano ba yung sinasabi dito hinggil sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, una sa lahat, mga kapatid, sa pananampalatayang ng Islam, para sa iyo kapatid nagtatanong, tandaan po natin na walang sunna na pagdarasal na may kaugnayan bago ang sala al-Jum'a. Ulitin po natin, ha? Walang sunna na pagdarasal na may kaugnayan na i-connect doon bago ang salatul Jum'a. Para bang ano ba? Parang sunna rawatib. Halimbawa sa duhur, may mga specific na sunna na ikinokonekta before the obligatory prayers ng duhur, kagaya ng 2 raka'a or 4 na raka'a. Okay? So yung tinutukoy natin dito, yung i-connect, kumbaga, i-ugnay doon sa salatul Jum'a, which is before the salatul Jum'a. So wala pong naiulat at naisalaysay na ito ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Sa halip ang itinakda para sa sino mang pumunta sa tinatawag na masjid, yung narapat, kumbaga, at anumang inalaan, no, para doon sa mga pumupunta ng masjid bago ang pagdarasal ng Jum'a, ay magdasal ng isang ganap na supererogatory prayers o tinatawag na sunnah mutlaqah. Okay? Sunnah mutlaqah, which is absolute sunnah, mga kapatid, na hindi ikokonekta doon sa salatul Jum'a bago. Okay? Bago magsalatul Jum'a. Kaya naman, siya ay magdarasal ng, sabihin natin, ng maraming raka'a kung gusto niya, hanggat gusto niya, no? Hanggang ang khatib, ang maghukutba ay umakyat sa mimbar. Then, mag-aadhan. Sabihin natin ang para sa salatul Jum'a. So, ulitin po natin, ha, para hindi kayo malito. So, pagdating sa connection, bago magsalatul Jum'a, na parabagang sunnarative o something like that, wala pong ganun. Kasi, wala pong nakasaad na katibayan na ito'y ginawa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero kapag tinutukoy natin na
Sunna mutlaka, ibig sabihin na sunna mutlaka, ito ay obsolete prayer, kumbaga, before the, sabihin natin, before the Salatul Jum'ah, walang problema. So, ang intention mo sa pagsasagawa nito is sunna mutlaka. Marahil yung ginagawa nila na apat na raka or more, ika nga, o dalawang raka or more, ay ito ay mapapabilang sa sunna mutlaka. Sapagkat ang sunnah mutlaka, ito ay batis sa pangkalahatang sinabi ni Prophet Sallam nas at salatul layli wan nahari matna matna. Ang pagdarasal sa gabi, voluntarily at saka sa araw ay dalawang raka'ah. Okay? Na kung kaya, ang sunnah mutlaka na ito, kailan ba ito gaganapin? Ito before the adhan or after the adhan? Kapag ang masjid ay merong dalawang adhan, which is yun ang noon, kumbaga sa mga ilan sa mga masjid merong dalawang adhan, so ito ay gagampanan ika nga yung sunnah mutlaka, either sabihin natin before or tinatawag na after the adhan. Doesn't matter. Okay, basta mayroong dalawang adhan doon sa unang adhan. Kasi bakit? Maliban lamang doon sa pag nakataon, halimbawa, sa oras na ipinagbabawal, gaya ng nakatirik yung araw, kumbaga bawal kasi yon. Pero halimbawa, kapag nandun ka na sa masjid, tapos maaga kang dumating bago pa mag nakatirik yung araw, magsala ka na magsala kung gusto mo. Either before na tinataw na adhan. O di naman kaya'y, pagkatapos ng adhan, ang mahalaga, pagkatapos ng tumirik yung araw, which is para sa unang sabihin natin, para sa unang adhan, walang problema din. Okay? Walang problema. Then, sa pangalawang adhan naman, wala nang pwede magdasal na tatayo pa dahil bakit ang kinakailangan mo obligado kang makinig sa khutbah ng imam. May mga ibang ginagawa, which is after ng adhan, yung adhan na kung saan afternoon ay maghukutba yung imam, may mga tumatayo para isa katuparan ng sunnah. Wala pong ganun. Okay? Wala pong ganun. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapag nag-aadhan na, ang ginagawa niya ay automatic siya ay nagbibigay ng sabihin natin ng khutbah. Nina? Na kung kaya, ang hinggil doon sa sunnah mutlaka mga kapatid, so gagawin mo either before or after the first adhan, kung merong dalawang adhan. Ang mahalaga ay hindi nakatuon doon sa pagtirik ng sabihin natin ng araw na ipinagbabawal naman doon ng pagdarasal. Okay, maliban lamang sa Tahit al-Masjid. Malinam? So, yung sunnah mutlaka na ito, ito ay ipinapahiwatig ng kung ano ang talagang naisalaysay sa Sahih al-Bukhari mula sa authority ni Salman al-Farisi. Radiyallahu anhu, nagsabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sabi niya, "Man ightasala yawm al-jum'ati wa tatahhara bima istata'a min tahrin thumma dahana." Okay, thumma dahana aw massa min tibin thumma raha, falam yufarriq baina ithnaini. Okay, fasalla ma kutiba lahu. Thumma idha kharaja al-imamu an sata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Sinabi ni Prophet sallam, sino man ang naligo sa araw ng Biyernes at nalinis ng kanyang sarili sa abot ng kanyang mga kaya at naglagay ng langis sa kanyang buhok, sa ating panong ngayon, gel, kumbaga, anyway, either gel o tinatawag na BB oil o ano pa man, sabi nating mantika na galing sa niyog o nagpapabango sa kanyang sarili. Pinapabanguhan niya ang kanyang sarili. At pagkatapos ay nagpatuloy sa pagdarasal, umalis siya, tapos pumunta siya doon sa masjid para sa pagdarasal, ang intention para sa pagdarasal, at hindi siya nagpatira, nagpagitna. No, nagpagitna upang umupo sa pagitan ng dalawang tao. Limbawa, di ba, isisiksik mo ang sarili mo doon sa dalawang tao, papagitnaan mo, di ba, na kung saan yung dalawang tao ngayon, nagtipon-tipon sa masjid para sa pagdarasal ng Jum'a, hindi mo pwedeng gawin yan. Dahil hindi ito kaya-aya. Hindi mo makukuha yung ganti pala na nakasaad sa hadith na ito kapag ginawa mo yun. Ang mahalaga, hindi ka nagpagitna doon sa dalawa, sa pagitan ng dalawang tao at nagdarasal hanggat kung ano ang nakatala. Okay? Fasallama kutibala. Ito yung highlights po dito sa pinag-uusapan natin. Fasallama kutibala. At siya ay sabihin natin nagdarasal hanggat kung ano ang nakatala para sa kanya at natiling tahimik kapag ang imam ay naghatid ng khutbah. Ang ganyang gantimpala, lahat ng kanyang mga kasalanan sa pagitan ng kasalukuyang Jum'a at yung nakaraang Jum'a ay papatawarin. So, na ganun kalaki ang benefits ng sabihin natin sa bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sa sinabi doon sa hadith, sa pahayag ni Prophet Sallam na fasallama kutibalah at magdarasal siya hanggat kung ano ang nakatala para sa kanya, ito ay nagpapahiwatig ng legality, no, mashru'iyya, kumbaga legality ng salan nafilah. Okay, ng sala, nafila, which is a purgatory prayer, so voluntary prayers, ika nga, bago ang sala al-Jum'a. Okay? Bago ang sala al-Jum'a, gaya na sinabi ni al-Hafidh ibn Hajar sa al-Fath al-Bari. So, ibig sabihin dito, yun ang patunay, kumbaga mga kapatid, na huwag natin i-connect doon bago mag-salatul Jum'a, gaya ng rawatib.
Okay? Kasi ang rawatib ay kasi yung rawatib kasi connection 'yon sa obligatory prayer before and after. Samantalang ang Salatul Juma walang sunnah rawatib, kumbaga bago ang tinatawag na Salatul Juma. Okay? Sinabi ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na ito ang isinalaysay mula sa mga sahaba. May mga naisalaysay mula sa mga tinatawag na sahaba, companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ilan sa kanila ay nagdarasal ng 10 rakaah. Okay, 10 rakaat, ang iba sa kanila yung nagdarasal 12 rakaat, which is 12 rakaats, at ang iba sa kanila yung nagdarasal ng 8 rakaat, no, at ang ilan sa kanila yung nagdarasal ng, sabihin natin, ng more or less, no? Iba sa kanila yung nagdarasal talaga ng mas kaunti kaysa rito. Diba? So, yan ay matatapos sa majmuat of Fatawa Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. So, ibig sabihin, proven, ika nga na ginagawa ng mga sahaba yung sunna nafila because of the statement pagsabuhay doon sa statement ng Propeta Masalam na binanggit natin kanina. So, bate dito mga kapatid, walang masama kung magdarasal ang isang tao, magdarasal ka bago ang pagdarasal ng Jum'ah sa maraming raka'a. 2, 4, 6, 10, 12, 14, iba hanggat gusto mo. Okay? Ngunit sa layunin ng nafila. So, intabi, kinakailangan layunin mo sa pagsagawa nito, hindi ratib, kundi nafila. Na ibig sabihin na nafila ay obsolete, ika nga prayer, which is supererogatory prayers, ika nga, milanaw, sunnah mutlaka, no? Hindi ang regular na pagdarasal ng sunnah. Ibig sabihin, hindi sunnah rawatib. So, magkaibang layunin ng sunnah ratib sa tinatawag na sunnah nafila. Ito'y nakabatay sa ang performance ng isang tao, although parehas ang pamamaraan, pero nakadepende yan sa layunin ng tao. Kaya napakahalaga ng layunin ng tao. Nakabata yun sa kung ano yung kanyang niya. Okay? So, ang mahalaga, hindi siya magsasagawa ng sunnah rawatib before the salatual Jum'ah. Kundi ang kanyang layunin ay sunnah nafila or sunnah mutlaka. Okay? Yun po, malinaw. So, yung 4 na raka na nakikita natin dito sa mga ibang tao o ibang lahi man, diba? Or more, or ika nga kahit hindi 4, dalawa, sabihin natin 2, o kay sa 6, o kay 8, something like that, so on so forth, yan po ay mausgan lamang natin yan, okay? At ipapalagay natin na sunnah, sabihin natin sunnah nafila or sunnah mutlaka. Malinaw? So, not unless kapag sinabi na ito'y sunnah ratib, maging mali yun kasi walang batayan, ika nga na yun ay sunnah ratib. Malinaw? Sunnah, sabihin natin ratib. So, walang connection, ika nga na sunnah na connection sa bago magsalatual Jum'a, mga kapag sa pananampalatayang Islam. So, yun yung mga dapat nating malaman sa bagay na ito. Kaya ulitin natin na, pwede mong gawin yun. Either kung mayroong dalawang adhan ang Salatul Jum'ah, gawin mo yung before and after the unang adhan. Ang mahalaga, hindi nakatuon doon sa nakatirik ang araw kasi ito po ay bawal na pagdarasal. You know? Of course, kasabay na rito yung tinatawag na sunnah na Salatul Tahiyatul Masjid. You know? Pag papasok ko ng masjid, isasabay mo na yung intention mo sa ating masjid at saka yung tinatawag na obsolete prayer doesn't matter kasi walang problema. Pareho silang voluntary prayers. Okay? So, pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, patungkol naman sa pagdarasal ng sunnah pagkatapos ng Jum'ah. Pagkatapos ng Jum'ah ay mayroong dalawang hadith na nakasaad at naisalaysay mula sa sabi natin Propeta Salam hinggil sa bagay na ito, which is after ng Salatul Jum'ah. So, isa-isahin natin yung hadith. Una, yung hadith na naisalaysay mula sa salaysay Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad Salam kana la sabi niya na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fayusalli rak'atayn. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagdarasal pagkatapos ng Jum'ah hanggang sa siya ay umalis, no, hanggang sa siya ay tinatawag na matapos or umalis. Pagkatapos siya ay nagdarasal ng 2 rak'ah. Sa ibang narration, sa Muslim ay fi baytihi, no, siya ay, sa ibang salaysay, siya ay nagdarasal ng 2 raka'a sa loob ng kanyang bahay. Sa loob ng kanyang tinatawag na bahay. Kaya huwag kang magtataka, bakit yung imam after ng Salatul Jum'a, hindi siya nagsunna, umalis agad siya. Hindi mo alam, baka sa bahay siya nagdarasal ng kanyang sunna. Diba? Sapagat yan yung mismong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matatagpuan sa Sahih Bukhari sa Sahih Muslim, di ba? So yun ang unang hadith. Pangalawang hadith mga kapatid, mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza salla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Falyusalli ba'daha arba'an. So ito is combination ng ginawa ni Propeta sallam
na kung saan nagdarasal siya ng sunna pagkatapos ng Jum'ah sa kanyang bahay, at sa pangalawang hadith naman, yung words mismo na person, yung commands mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So both the combination, ika nga, by action is saka by his words, by his commands. Samantalang sa hadith na ito, yung command, inutusan niya ang kanyang mga sahaba na kung kapag sino man sa inyo ay nagdarasal ng Jum'ah, no, napagdarasal, dapat siya magdasal. Magdasal siya ng apat na optional na raka'ah pagkatapos nito. Dala-dalawa. Okay? Optional na tatawag na raka'ah, which is dala-dalawa. So, meron tayong sabihin natin, sunna na pagdarasal, na apat na raka'ah, dala-dalawang raka'ah, apat na raka'ah lahat pagkatapos ng Jum'ah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya kung may makikita kayo na gumagawa nito, walang problema. Doesn't matter. Okay, ang hadith ay ito matatagpuan sa Sahih Muslim. Kaya ang mga scholar, mga kapatid, ay nagkakaiba-iba. Nagkakaiba-iba sila ng opinion hinggil sa bagay na ito, batay sa pagkakaiba-iba ng tanatawag na hadith. Kasi both authentic hadith. Yung unang hadith, hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhu, ay ang Propeta sallam hindi nagdarasal pagkatapos ng Jum'ah, no, hanggang sa siya ay umalis, tapos nagsagawa siya ng dalawang raka'ah sa kanyang tahanan, di ba? Samantalang sa hadith ni Abu Hurairah naman, nag-utos siya na sino man nagdarasal ng Jum'ah ay magdarasal siya ng apat na raka'ah. Kaya yung mga scholar, nagkakaiba-iba ng opinion at interpretation dahil sa pagkakaiba-iba ng hadith, di ba? Sinabi na siya ay magdarasal ng dalawang raka'ah. Sinabi na kapag gusto mo ikaw na Muslim, no, magsagawa ka ng dalawang raka. At sinabi rin ng iba na magdarasal ng apat na raka, di ba? Subuti ka nga, may ibang sabi dalawang, iba sa apat na raka. At sinabi na siya may pagpipilian doon. At medyo malawak ito, medyo soft yung opinion ng pangatlo. Na mamili siya either dalawa o either apat. Ngayon, you know, nasa sa kanya, kung saan ka masaya, ged, suportahan ta ka. Kung siya ay magnanais, ika nga, maaari siya magdasal ng dalawang raka pagkatapos ng pagdarasal ng Jum'ah. At kung nais siya magdasal siya ng apat na raka, then why not? Di at sinasabing siya ay magdarasal ng anim, nasabihin natin na anim raka. Apat na raka o anim raka. Ubig sabihin, kapag gusto niya i-combine yung anong lahat, anim na raka. Gusto niya isagawa yung dalawang raka, then, okay, additional apat na raka, parang tala, parko, four, complete, mas maganda, the more the merrier, kung marami, mas maraming gantimpala. May mga nagsabi na apat na raka sa loob ng sabi natin sa masjid at dalawang raka naman sa loob ng bahay. Okay? So, bilang pagsakatuparan sa command ng Propeta Islam at saka sa kanya mismong ginawa. Diba yung pagkuman, yung apat na raka, kapag nagdasal lang sa inyo ng Jum'ah, magdasal siya ng apat na raka. So, yung sakatuparan ng apat na raka sa masjid, may mga nasabi ng ganito, then pag-uwi ng bahay, dalawang raka bilang pagkasakatuparan niya din doon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? So ang lahat ng mga kasabihan ito, mga kapatid, na sinasabi ng mga ulama, ng mga scholar natin, ay isinaalang-alang. Okay, isinaalang-alang na mga kasabihan, walang problema, kumbaga. At walang masama kung ang isang tao ay kunin ang isa sa mga ito, walang problema. Dahil ang mga hadith ay posible. Okay, posible sa ganung paraan, mga kapatid, sa lahat ng paraan na sinabi natin, at which is opinion ng mga scholar. At ang usapin na ito ay napakalamak. Amrun wase, kumbaga. Huwag tayo maging mahigpit lamang sa isa. Samantalang pwede naman magbuka sa isa pang opinion, di ba? At maaaring sundin. Sapagkat lahat naman ay mayroong suggestion, at yung suggestion ay acceptable naman. At may mga batayan, di ba? Kaya si Ibn Abdul Bar, radiyallahu anhu, nagsabi na ang pagkakaiba ng mga salaf sa bagay na ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng ibaha, sa pagitan ng pagpapahintulot, at sa pagitan ng istihsan. Which is, mas nakakabuti, kumbaga. O, ang iba sabi, okay, allowed lahat. Ang iba sabi, mas mainam o mas mabuti ito. Di ba? Hindi ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbabawal at kapakapanganiban. Walang sabi na, okay, bawal ito, o kaya sabi natin na mapanganib ito, wala. Okay, bago sa pagitan, sinasabi lang nila, ito yung mas mainam, ito yung mas mabuti, at ito naman ay allowed sa lahat. Di ba? At lahat ng iyon ay mabuti, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang pinakamalapit na pananaw na mayroon tayo, at binanggit ito ng mga ilan sa mga contemporary scholars, kagaya na si Qutaymin rahimahullah, ay kung siya ay magdarasal ng sunnah bago ang sala al-Jum'ah sa tinatawag na masjid, dapat niyang gawin ito sa tinatawag na sabihin natin, no, apat na raka. At ang sino mang magdasal nito sa bahay ay magdasal lamang ng dalawang raka. Okay? Bago ito is pagkatapos, sorry. Kung gusto niya magdasal ng salatul Jum'ah sa tinatawag na magdasal ng sunnah pagkatapos ng salatul Jum'ah sa masjid, eh, dapat niyang ito isagawa ito ng tinatawag na apat na raka. Okay? Apat na raka'a. Then, pag-uwi niya sa bahay, magsagawa siya na sabihin natin, no? Magsagawa siya ng dalawang raka'a sa loob ng tinatawag na bahay. Diba? So, yun mga kapatid, no?
So, yun yung mga suggestion ng ilan sa mga ulama at mga kapansapanampalatayisan. Of course, ang pananaw na ito ay pinili ni mismo na Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah at ng kanyang estudyante si Sheikh Uthaymeen, si Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah. At ng mga scholar ng Standing Committee for issuing fatawa. Aluj na daima dito sa tinatawag na sabihin natin Saudi Arabia. So, ang pinakamainaw sa kanila, kung gusto mo magsala ng Jumaw, syempre sa masjid, ay apat na naka sa masjid. Apat na raka, then pag-uwi mo sa bahay, dalawang raka. Diba? So, bilang panghuli at pagtatapos ng paliwanag natin ng mga kapatid, na ang salaan nafila, tandaan po natin, ang sana al salaan nafila, which pagkatapos ng salatul jum'a, ay mula sa nakumpirma na mga sunnah. Confirmed sunnah, kumbaga, na mismong ginawa ng Propeta Muhammad sallam at pinag-utos niya. Dahil nga ang Propeta Muhammad sallam ay nagtsaga rito. Okay? Nagtsaga rito, mga kapatid, ay talagang hindi niya tinigilan ito, kumbaga. At iniutos ito sa kanyang mga kasamaan, batay sa kanyang pagkakasabi, ida salla ahadukum al-jum'a, fal yusalli ba'daha arba'an. So both, o combination, ay kanga ng kanyang commands, ng kanyang sinabi, at ng kanyang salita, saka ng kanyang action. Ang kanyang action ay dalawang raka, samantalang sa kanyang command ay apat na raka para sa kanya mga sabihin natin mga sahaba. Diba? Kasi kaya sinabi ni Al-Ain, isa sa mga scholar, kumbaga contemporary scholars, ang mga hadith ay nagpapahiwatig na ito ay isang sunnah muakkada. Isang sunnah muakkada, which is napatunayang sunnah, confirmed sunnah. Okay? Kasi sinabi ni Nawawi rahimahullah sa mga hadith na ito, mustahab na magdasal ng sunnah ng Jum'a pagkatapos nito at inihikayat na gawin ito. At ang pinakakunti na sa bilang sa mga ito ay dalawang raka at ang pinakakumplito naman ay apat na raka. Okay? So yun po mga kapatid, hopefully ay meron tayong kaalaman o nadagdagan yung ating kaalaman sa bagay na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? So ulitin po natin, bago ang Salatul Jum'a, ang intention ay sunnah nafila or sunnah mutlaka. Hindi sunnah ratiba. Samantalang after ng Jum'a, ito po ay sunnah muakkada na magsagawa tayo ng pagdarasa ng Salatul Jum'a, which is connection ika nga pagkatapos ng Salatul Jum'a, either dalawang raka'a or apat na raka'a. O either apat na raka'a sa masjid o dalawang raka'a sa pag-uwi mo sa loob ng bahay. Lahat ng ito ay bagay na pinahihintulutan at ito ay mabuti at ito ay mas marami ang gantimpala kapag lahat ng ito isa na sa buhay natin. So maraming salamat po. Hopefully ay meron tayong natutunan inshallah subhanahu wa ta'ala. Para bago tayo magwakas mga kapatid, ating sigawan, no, ang ating bagong subscriber sa ating YouTube channel, si Federico Pablo 884. Maraming salamat sa iyong pag-subscribe po sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channels, you may subscribe our YouTube channels. And please don't forget to hit bell button para lagi kayong ma-notify kapag sa tuwing tayo nag-upload ng mga Islamic contents. At the same time, sa mga hindi pa po nakapag follow ng aking page. So please like and follow our page. Maraming salamat po. Na ibigayang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.